Good day, my dear grade 7 students. I am your subject teacher, Mrs. Lorena Arte Guzman, in collaboration with Mr. or Sir Jester Villa Carlos. Okay, so for this week's lesson, I am going to tackle about describing the types and uses of a sewing machine. Okay, so let us have the types and uses of sewing machine. Okay, a sewing machine is used to stitch fabric and other materials together with thread to form a garment. There are many types of sewing machine and they vary according to use, such as household or industrial, and stitches that they can perform, such as lock stitch, chain stitch, overlock, and zigzag stitch. Of course, for this quarter, we will be using a hand stitch. But of course, let me discuss to you the different sewing machine we used in sewing, especially in the industrial company. But of course, some of you or some of us uses sewing machine, different kinds of sewing machine. So let us identify what kind of sewing machine you have at home. Okay, the first one, we do have the treadle sewing machine. It's a lock stitch sewing machine operated by foot. It can either be pedal driven or motor driven. So this treadle sewing machine is easy to use because we don't need electricity in operating this sewing machine. So yung mga treadle sewing machine, ito yung mga lumang sewing machine or yung mga ginagamit pa nung ating mga nanay or lola. Okay, no, hindi pa uso yung kuryente, so nakakapagtahi na sila using this machine kasi hindi, no need na gumamit pa ng kuryente. Okay, so this is the treadle sewing machine. The second one, we do have the high-speed lock stitch machine. Okay, it is a self-oiling lock stitch machine used in clothing industries. It has an oiler tank, and where the oil is restored under its bed, it works faster and less tiring. So as you can see, meron daw itong lalagyan ng langis. Okay, so dito sa part nito, depende sa ating mga sewing machine, meron nandito sa part na ito. Okay, tingnan nyo yung screen. Or maaaring nasa part nito yung ating oil tank. Okay, computer-controlled high-speed lock stitch machine is a modern sewing machine that is equipped with an advanced computer-controlled system. So, pag gamit naman natin ng machine na ito, is automatic, isa-set mo na lang kung ilang bang cm ng or mm ng tahi or gaano ba kahaba yung tahi, gaano kalapad. So, iseset mo lang dyan kung anong klase ng tahi ang gagamitin. So, iseset mo lang dyan sa ating computer-controlled high-speed lock stitch machine. And then, siya na yung mismo magtatahi. But of course, kailangan mo munang iset yung lahat-lahat bago magsimulang manahi. Okay, the overlock machine. Okay, the overlock machine, also called our serger or over-edging machine. So, yan naman done. Once natapos ka na sa pananahi mo, so ginagamit natin sa overlock para ilock yung mga laylayan at hindi magkaroon ng himulmol. Diba, meron mga tela na kapag hindi mo siya na overlock stitch, nauubos. Alam niyo yung sa sako na kapag kinuhaan mo siya ng isang hibla, pwede nang sunod-sunod na matanggalan ng hibla. So, may mga telang ganun. So, we need to use overlock machine, of course, so that it will lock the edges or it will lock the edges of the fabric. Or the garment. Okay. Next, let us have the embroidery machine. It is commonly seen in the fashion industry and used to decorate garments by creating ornamental and embroidery stitches. There are now computerized embroidery machines specifically engineered to create intricate design. Okay, so dati sa panahon ng ating mga nanay o mga lola, nag-embroid sila ng kanilang mga damit or pang-display using their hands only, manual. Okay, so siguradong napakagaganda at napakatatibay kasi sila mismo yung gumawa. Ngayon, meron na tayong computer-generated na pang-embroid. Okay, so we use the embroidery machine. So, iseset mo lang or scan siguro kung ano yung idalagay nating design dun sa ating tela or sa ating damit. Balabal ba man yan? So, ini-scan siguro or picture. Tapos, automatic siya na yung mag-i-embroid. Basta, of course, kailangan nating iset yung mga kulay ng sinulid at aling mga sinulid ang gagamitin, especially for embroidery. Next is the buttonholer machine. It is ideal to sew buttonholes or different stitches. It is excellent for sewing pants, jeans, and jackets for both ladies and men. Okay, di ba meron tayong mga jeans or mga maong na tela or denim na matitigas? Okay, so we use buttonholer machine. Siya yung
'di ba, bubutasan natin yung ating tela, automatic may butas na, and napaglalagyan ng botones, kayo yung pinagsusuotan ng botones. So, ginagamit natin si button holder machine kasi maliit siya eh. Yung details niya maliit lang. So, we used button holder para lagyan ng tahi yung mga tagiliran ng butas para hindi siya maghimulmul or masira or lumaki agad yung butas. Okay, so specifically, we use button holder for that kind of stitch. Next, button attaching machine. Kung meron tayong tagatahi ng ating button hole, meron naman tayong tagatahi ng botones. Siyempre, kapag nasa industrial company ka, mas malaki ang kailangan nating or mas madaming production ang kailangan. So, hindi kayang kamayin lang ang pagtatahi ng mga botones. Lalo na kung sa isang damit na nakakaroon ng 5 hanggang 6 na botones, hindi kakayanin. So, pag madalian yung production, kailangan meron tayong kailangang gamiting machine para mas mapadali yung pagkakatahi ng mga botones. So, we use button attaching machine. Next, the bar tacking machine. So, this bar tacking machine is used for industrial used to strengthen parts of the garment such as the opening and closing of pockets and plackets. So, ano nga ba yung pockets and plackets? Ayan, okay. Ito yung plackets kung saan naglalagay tayo or ito ay ating binubuksan at dito tayo maglalagay ng mga botones at mga button hole. So, ito yung plackets natin, yung tagpuan nung damit. Okay, so, bar tacking machine is used for pockets and plackets. Bakit daw? Kasi yung, di ba, yung ating mga pockets is malimit natin ginagamit or lalagyan ng kamay, tatanggalan ng kamay. So, madali siyang masisira. So, we use bar tacking, lalo na kung ito yung mga denims, yung makakapal na denims. We use bar tacking kasi matigas yung tela niya at hindi kakayanin ng kamay or ordinary machine lamang. So, we use bar tacking para daw mas patibayin pa yung part ng ating pockets at plackets. Okay, handheld sewing machine. So, ito yung sewing machine na pinakamadaling dalhin. Portable sewing machine. So, kahit saan ka magpunta, pwede kang magdala ng sewing machine. But of course, the handheld sewing machine or yung stapler-like. Ayan. So, usong-uso yan ngayon. Kahit saan ka magpunta, mag-travel. So, once na nabutasan ka ng damit, madali mo siyang matatahi. Kaya lang, si stapler sewing machine is applicable only on the edges of the fabric o nung iyong damit. So, tagiliran lamang yung kaya niyang tahian. So, sa mga gitna, hindi nakakayanan ng stapler since maliit lang siya at maliit lang yung space ng paglalagay ng tela. Okay, handheld sewing machine or stapler-like sewing machine that is very handy to carry around. It is used for minor sewing needs such as sewing seams and hemlines. Okay, mga tagiliran lang daw ng mga damit ang kayang tahi ni handheld sewing machine. Okay, so that's it. Those are the sewing machine. Okay, this one is the lock stitch sewing machine. So, yung naunang video, that is the treadle sewing machine. And this one is the lock stitch sewing machine. So, ito yung ating bobbin or bobbin case. Okay, so, siya yung bobbin case. And then, sa loob nitong bobbin case na ito ay merong bobbin. Okay, yun yung nilagay. Yun yung bobbin. Kung saan may laman siyang sinulid. Okay, so itong part na ito, yung atin yung tension regulator na may spring. Ayan. So, napakadaming pinagdadaanan ng ating sinulid. Okay, so this one, ito naman yung ating ito yung ating needle clamp. Para pinaglalagyan ng needle. Itong kanina, that is the pressure foot.
That is a lock stitch sewing machine. Yan, nilalagyan ng oil. Computer controlled sewing machine. No, this one is the embroidered sewing machine pala. Ayan, so sabi ko nga kanina is once na set mo na kung anong klase ng embroider ang gusto mong ilagay, embroid sa tela, iseset mo lang yan with the use of this, ayan, iseset mo lang dyan yung mga klase ng yung design na gusto mo, and then syempre kailangan mo pa rin igalaw yung tela para makuha yung gusto mong design. Hindi automatic, ilagay mo lang yung tela, sya na yung mananahin na kanya. Okay, syempre ikaw yung mag-ikot-ikot ng tela kung saan part ng tela natin ilalagay yung design. So that is an embroidered sewing machine. To a mechanical sewing machine person or a computerized sewing machine person, who should buy a computerized sewing machine? Okay, this one is the computer controlled high speed lock stitch machine. Ayan, isineset lang yung mga tahi or settings na kailangan natin for sewing. So, once na-set mo na, automatically, gagalaw-galaw mo lang yung tela. Ayan, that is the button holder. Industrial company, hindi pwede kakamayin natin yung pagkatahi ng button view. So, we need to use a sewing machine. So, si computer controlled pala is pwede rin palang gamitin as button holder. So, na, sineset natin kung anong klase ng tahi ang gagawin. So, kung ano yung tatahi na. Computer controlled. Set lang. Up the edge of the fabric, so with a groove here that shows you where the knife is. Now you need to be very careful because anything that gets under the knife, and I'm just going to make an odd shape here, is going to be cut. Okay, so you want to avoid gouges like that in your work. You don't want to trim off basically anything of your work, otherwise you're changing. Okay, so the overlock machine is, sabi nga natin, it is used to lock the edges, the hemlines, the seam part of the fabric. Okay, so we use overlock machine. So pinakita dun sa video na merong matalas na part doon, na kung saan once na ay ginamit mo na or pinasok mo na sa tela, kung paano may ginalaw si tela, kung iyan ay pa-curve, pa-zigzag, so automatically makakat niya yung tela at malalock niya na yung part nung or yung edges ng tela. So mag-iingat tayo once we use the overlock machine. So that is the button attaching machine. Specifically used for attaching buttons, of course. Ayan. Ayan. Okay, so that's it. The button attaching machine. To use the button holder, just thread the machine as you would a normal stitching for straight stitching. To move the plate, always turning it towards you, move it until you feel it actually goes into more of a straight position. Place the fabric underneath. Put the needle down into the fabric. And stitch. This buttonhole is only done once. You could do it twice depending on the weight of your fabric. Okay,
Okay, sa buttonholer machine, kanina pinakita ko sa inyo yung computerized sewing machine that can also create a buttonhole. Kasi nga, computerized siya. Ito namang ating, dun sa ating computerized sewing machine, any kinds of stitch ay pwede. Okay? Kung ito ba ay buttonholes, kung ikaw ba ay simpleng mananahilang, magre-repair lang, pwede. But dito sa ating buttonholer, specifically for buttonholer talaga siya, or buttonholes lang talaga yung kanyang tinatahe. Lalagyan ng belt. Diba, kailangan matibay yung lalagyan ng belt natin kasi lagi siyang pinaglalagyan. Madali siyang masisira kung lagi siyang patagaan. So, we use bar tacking para mas patibayin pa yung lalagyan ng ating belt. Sa mga maong, ayan, yung mga tabig-tagiliran. So, pinapatibay niya. That is bar tacking machine. Okay, so it started sewing. Now, if you've just threaded the machine up, what I suggest you do, because you're going to have that thread tail that's going to be getting in the way there, if you just grab that thread and just pull that all the way through, and that will keep it out of the stitching. What you need to do is put your thumb and your finger on that last stitch, like that. And just let it sew so the thread comes out just a bit more, maybe until you've got about 20 centimeters or 8 inches or so, and just snip it in between. Okay, and you need to make it a bit more secure. Okay, so those are the different sewing machine and how they are working. So that's it. Okay, now, so let us have the parts of the Luxstitch sewing machine and their functions. Okay, knowledge of the basic parts of a sewing machine is important to operate it easily and produce quality output. Moreover, understanding the function of each sewing machine part could help in troubleshooting in case sewing machine problems arise. So, it is very important, especially if you have the sewing machine at home. So, if in case there is a problem, technical problem on that sewing machine, so you can troubleshoot. So whether a sewing machine is household or industrial, its structures is almost the same. Below are the parts of a Luxstitch sewing machine and their functions. So on the next slides, of course, is the parts of sewing machine and its definition. So let us have first part is the spool pin. Okay, on the spool pin, ito po yun. On the spool pin, it is the part of that holds the spool of thread in place. Okay, so dyan po natin nilalagay sinulid or si thread. Okay, and then the next one is the thread guide holds the upper thread in place from the spool pin to the needle. So take note that this picture is a treadle sewing machine. So, baka mamaya is hanapin nyo dun sa sewing machine na meron kayo sa bahay. So, hindi sila magkaparehas ng itsura, pero magkakaparehas sila ng part or name ng parts. Okay, so, the thread guide holds the upper thread in place from the spool to the needle. So, galing sa ating spool pin, papunta po dito, may nilulusutan po dito yung ating sinulid. Okay, the third one is the thread take-up lever. It is a lever that moves the thread up and down to form and tighten the stitches. So, ito po, so pagkagaling po kay thread guide, okay, the thread goes to the thread take-up lever. So, sa butas na ito, lalagay po natin yung ating sinulid. Okay, so, nagtataas-baba siya, taas-baba. Okay, so para daw ma-tighten yung stitch. Okay, pag na-stitch na yung karayom, ito, naisuot na yung sinulid sa tela, tataas-baba siya para mahila yung sinulid at para matighten or humigpit. Okay? Next is the tension regulator. So, galing sa thread take-up lever, papunta kay tension regulator, siya po ay merong spring. Okay, so makikita natin doon sa video mamaya, the latter part of this lesson. So may spring dito, ang nilulusot to ng para yung sinulid natin para i-control niya yung pag higit ng sinulid.
Okay. The faceplate, itong part ito, that is the faceplate where the oil is placed. Okay. Dito nakalagay yung ating oil. And then, once na nalagyan natin ang oil dito, sa ating oil tank, kailangan siya na mismo yung mag-oil, self-oil dun sa mga part na kailangan may oil. Like the thread, thread take-up lever na tumataas-baba. So, we need to put oil there. And then, dun sa ating presser bar na nagtataas-baba din, kailangan din yan ng oil. And on our needle bar, ito na nga sa needle bar nga natin, ay kailangan ng oil dyan. Kasi nagtataas-baba siya, pag walang oil, is gaganit yung takbo ng ating machine. So we need to put oil para smooth lang yung takbo ng machine. Next is the presser foot. Okay, yung presser foot natin, ito po yung presser foot. Ito ay nagtataas-baba din, so kailangan mo i-oil din dito. So, sariling oil na, nag-oil self siya, so sarili, babagsak dito yung oil, pero hindi babagsak sa tenga. Doon lang sa part nito. And then, ito ay nagtataas-baba din, so pag itinaas mo yan at hindi mo ibinaba, once na pinapagana mo na sa sewing machine, yung tela ay hindi mag-keep in place. Okay, so maiibo siya, so yung iyong kahi is mag-gugulo-gulo. Okay, kailangan natin siyang ibaba para ma-intact yung tela. Okay, that is the presser foot. The presser bar. Presser bar. Ito yung presser bar na pinagkakabitan ng presser foot natin. Okay, holds the presser foot. Presser bar lifter. Okay. So, the presser bar lifter is a lever attached to the presser bar used to raise and lower the presser foot. Okay, so kasama din siya dito sa ating presser bar. Okay. Next is the needle clamp. It's a screw to keep the needle in place in the needle bar. Okay, ito yung ating needle. Ito yung ating needle clamp. Okay, so siya yung nag-hold doon sa needle. Okay, next, the needle bar is the vertical bar to which the needle is attached. So, ito naman yung ating needle bar. Okay? Needle bar, needle clamp, needle. Okay, next, feed dog is situated directly underneath the presser foot and throat plate, moving the cloth forward while sewing. Okay, the feed dog. Okay, ito yung feed dog natin. Dun sa feed dog, para siyang may ngipin din. So, once na nagbatong, binaba na natin itong presser foot dito sa feed dog, nai-intact niya yung tela. And then, once na-intact yung tela at gumana na sa feed dog, siya ay magra-run papunta, paharap. Forward. Okay. So, hinihila niya yung tela. Once natapos na siyang kain, hinihila niya pauna. Okay. Next, throat plate is the plate directly under the presser foot through which the needle passes. Okay. Throat plate. Okay. Ito yung throat plate. Dito nakapatong yung tela. Papunta sa unahan. Okay. Next is the slide plate. It's a flat plate that provides access to the bobbin case and other parts of the lower thread mechanism without lifting the sewing machine. So, ito yung ating slide plate or the bed slide. Ito, tinatanggal ito. And then, once you open this one or this bed slide, you'll find the bobbin and the bobbin case inside this. Okay. So, nandun yung bobbin. Ano pong laman ng bobbin? Sinulid din po siya. Okay. So, dalawang sinulid na ginagamit natin. Okay, from the spool pin and from the bed slide to the bobbin case. Okay, bobbin winder is the mechanism used to wind the thread of the bobbin. Okay, the bobbin winder, dito po natin nilalagay. Kapag ubos na yung laman ng ating sinulid dun sa bobbin, nilalagay natin dito si bobbin winder or si bobbin para lagyan ulit ng panibagong sinulid. Iniya-attach lang doon, then iikot siya para malamnan ulit ng panibagong sinulid. Okay, next is the stitch regulator controls the length of the stitch. It can also be set stitch in reverse in case of reinforcing stitch. The stitch regulator, dito po natin nalagay sa stitch regulator. So, kung gaano ba kahaba yung stitch na gagamitin mo. Kung ito ba ay 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, or 5mm. Okay, balance wheel is located at the right of the head driven by the belt. This can be used to manually move the needle up and down. So, for example, tapos ka ng manahi at yung karayo mo ay nakababa. So, hindi mo pwedeng basta hilahin lamang yung tela kasi maaaring maputol yung iyong karayo or maaaring mapunit yung iyong tela. So, we need to use the balance wheel. So, kapag yung nagkataon na tapos ka ng manahi at nakababa si karayo, itataas mo lang or iikot mo lamang pauna si balance wheel para tumaas si karayo. So, from that, mahihila mo na yung tela dito.
Okay, next is the bobbin case holds the bobbin and contains mechanism that controls the tension of the lower thread. So, meron nga tayo ditong bobbin na may lamang sinulid. And then, of course, kailangan merong lalagyan dun which is the bobbin case kung saan inilalagay natin si bobbin na may sinulid. Okay, next, bobbin holds the lower thread. Okay, yun na nga yung bobbin. Okay, makikita natin yung sa video mamaya on the latter part of this lesson. So, meron dong bobbin na pinaglalagyan ng sinulid. Bobbin holds the lower thread. Next, treadle drives the band wheel when operated by the feet in the case of pedal-driven sewing machine. Okay, so yung treadle drives, nasa ilalim yun. Kung meron kayong sewing machine at home, meron dyang yung ginagamitan ng paa. Ang tawag dun ay treadle. Okay, so this one, doon sa video natin, meron dun treadle sewing machine na ginagamitan natin ng paa. Kung ito ay gumagana using pedal. Okay, and then the foot controller is used for electric-driven sewing machine. It controls the speed of the sewing machine. So, kung meron naman kayo ng mga portable sewing machine at home, yung mga usong nabibili ngayon sa online, so, meron doong foot controller. So, yun yung ginagamit para pagganahin itong sewing machine. Ito siya ay motor-driven at electric-driven. Or, we use electric to control the sewing machine, of course. Or, para pagganahin si sewing machine. So, those are the parts of the sewing machine in a lockstitch sewing machine. Okay, so, meron din yung ating treadle sewing machine. Ganito din yung kanyang mga parts. Okay? So, that's it for this lesson. So, don't forget to come to encapsulate. There are many types of sewing machine and they vary according to the stitches that they can perform, such as lockstitch, chain stitch, overlock stitch, and zigzag stitch. Knowledge of the parts and functions of sewing machine is important to operate it easily and perform needed repair without delay. Okay, so that is the important why we need to understand and identify the different parts of the lesson and its functions. Okay, so that's it for this week lesson. Go back to your module and answer the following activities. Of course, if you are an ODL student and MDL LMS students, go back to your CLE account and answer the following activities. Thank you and have a good day ahead. Stay safe and stay busog. Once again, I am your subject teacher, Mrs. Lorena R. De Guzman, in collaboration with Sir Jester Villacarlos. Goodbye!